Mapagpalang hapon mga kabatulis. Ito na palang aking gamit. Ito yung mga mutya. At ito yung lagpasan. At mga gamit pang kalikasan. Bago ang lahat, shoutout muna tayo sa mga kabatulis natin. Matagal naman po tayo hindi nakapag-upload ng ating video dahil sa sobrang busy po tayo. Shoutout nga pala kay Madam Katis Closer, Jinalyn Sigwa, Regia Parulan, Nanay Su, Mergin Alberto, Forheart, Mooney, Alexandra Chanil, Mickey, Andeo, Jacob, Ricky, sakay Berry Usay, shoutout kay Al Dagsaan, shoutout sa kay Spark Galban, sa kapatid ko Leo Ari Musang, at sa mga ka-tiktokers ko na mga followers ko sa TikTok, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din sa mga kapatid ko at sa mga kapatid ko sa spiritual, shoutout. Shoutout din sa James Torea, shoutout sa iyo. Kay Jewel Kokum, kay Turno Mix Mix Vlog, sa kay Joseph Gibara, shoutout. Kay Sherwin Kimba, sa mga alintahan na family, shoutout. Shoutout po sa lahat. Ito nga pala ang aking mga gamit pang kalikasan. Meron po tayong parang tuhod, lagpasan, at ito'y kahoy na nakasipit. Parang nag-asawa na po sila. Yan pang tuhod. Nag-asawa na po yung dalawang ito'y ugat. Ito'y kahoy at ugat na nagsipit. Maganda ito sa mga mag-asawa. At ito'y ginagamit panangkap o ginagamit pang sabit sa mga tindahan din. Pwede ito magamit. Ito'y napaka ganda at napakabisang gamit. Ayan. Pwede sa tindahan. Pwede din ito sa mga mag-asawang na mahilig mga kaliwa. Ito ay gagamitin at isang cup sa langis. At kung gusto nyo malaman ang bisa nito, ang berto dito, pwede kayong mag-message sa akin para maalam nyo kung anong bisa nito. Kasi pag sinabi natin dito, dami po yan maiinggan nyo. Dami po yan mag kung anong bertod ng nakaipit na o na mag-asawa na kahoy o baging o ugat. Ugat to ugat. Nagsipit po sila. Ayan. Ito napakabisa talagang kahoy. At ito ang aking gamit na kamay ng isang puting bayawak. Ayan, nakita nyo na to noon. Ito ay pakakawalan ko na. Kung sinong interesado, pwede nyo akong message. Ayan, pang ano lang ito, pang dipinsa sa mga gubat at saka sa mga mababangis na mga hayop. Ito ay mabisang gamit. Ayan, kung sino dyan na gusto, i-message nyo ako sa aking messenger. At ito naman ang aking snail o taklong, na laman ng taklong na lumabas sa kanyang bahay.
nagiging bato na po siya. Ito may berto din ito. Maganda. Meron po siyang pang kalatan. Ito ay kung sa gamit, sa barel, sa bala, di po kayo matablahan ng bala. At depende po yan sa paniniwala ng tao. Kasi pag hawak mo yung gamit mo, na may tangan po kayo para sa barel, para sa bala, na di kayo matablahan. Pag kayo po ay 50-50 yung paniwala nyo, ay sigurado yan. Tatagos po yan yung bala sa katawan nyo. Pero dapat buo ang inyong isip na kayo po ay merong tangan at paniniwala sa Diyos Amang lumika sa mga bagay na ating tinatangan. Kailangan dasal pa rin. Unahin natin pagdarasal. Kargahan ng dasal ang mga mutya. Depende sa inyo kung kargahan nyo, kasi gumagana din yan kahit walang dasal. Pero mas maganda ay kargado ng dasal tuwing Martes at Biyernes. Kung gusto nyong dasalan araw-araw, pwede din. Ito, napakabisa talaga ang mga gamit na ito. Ito ang aking katas ng dignum. Ito ay napakabisa. Hindi po siya tawag dito, kamangyan. Hindi po siya kamangyan. Ito ay katas ng kahoy ng dignum. Ayan. Kung nakikita nyo yung gabay na sumisilip lang, eh, nakikita mo ito. Ipapakita ko sa inyo. Ito po siya. Tingnan nyo nang mabuti. Nakasilip po siya. Ito. Dito kayo mag-focus. Oh. Malalaman nyo yan. Ayan. Maliit na tao po yan na nagpapansin. Ito po ay matibay na pangkarga sa mga bao, langisan o kahit sa mga habak. Ito yung mabisa na gamit. Ayan. Ito po ay katas ng kahoy. Hindi po ito bato. Pero kung ganun yung pang bato na. Pero ito ay pwede mo siya makiskis pang lagay sa, pwede mo siya ipausok. Maganda ito. Ito ay katas ng dignum ng kahoy. Ito may napakabisa. Ito yung maliit niya. Napakabisa po ito. At saka ito yung lagpasan. Kung titigan nyo, kung titingnan yung kahoy na ito, yung ugat na ito, simpleng kahoy lang po ito. Pero ito po may bisa dahil ito yung lagpasan. Maliit lang yung butas, pero ito pa rin yung may gamit. Kahit maliit yung butas, makikita pa rin yung sa loob niya. Kung kayo po ay nakasilip dito, makikita mo buong paligid mo kung sisilipin mo. Kahit maliit lang yung butas, sisilipin mo, makikita mo lahat ng mga kita mo. Ito ay napakabisang gamit, yung lagpasan. At saka ito naman, yung grupo na ito, ito naman ay kung nakikita nyo, kung kumakain kayo sa dagat, ng hindi ko lang si alam yung tawag dito. Pero ito yung bato na. Ito po ay may kabal. Kunat. Ito ay napakabisa talaga ito dahil bato na. Kinakain po ito o kung fresh ka sa dagat, ito ay kinakain. Masarap ito pag merong suka. Pero ito yung nagiging bato na sa tagal ng panahon. Ito yung nakuha ko mismo sa ilog o sa sapa. Mabisa po yan. Ito naman yung mutya ng tubig. Ito yung mutya ng tubig sa dagat. Ayun, napakabisa po ito. Na pang ano po ito, pang babad sa maligamgam na tubig o malinis na tubig. Pwede siyang iinumin pang cleansing. At saka ito yung magandang itlog na ito. Ito naman ay maganda. Ito ay may bisa din ito. Pang-akit sa mga tao na mga negosyante o di kay mga ahente o kayo may mga importante kayo na lakad, parang may transaction po kayo, himasimasin nyo yung itlog nyo. At saka ito ay nag-aakit ng tao. Ito po ay
magnetic. Ito po ay nagmamagnet yung swerte. Ayan. Ito din yung coated na talaba na merong bato na po yung laman. Ayan. Bato na po yan yung laman. At saka yung shell niya ay bato na. Yan po ay pang kabal at kunat. Ito may mga ano po, ito may mga bisa din ito sa taga-Bulag. Ito naman, pakakawalan natin ang ating bato umo. Ito yung bato umo na mabisa. Bato umo sa kuweba. Kung tingnan niyo po ay ibang ano po siya, ibang klaseng bato umo na hindi po siya bilog. Kasi ang bato umo hindi naman 'yan bilog. Lagi lang tayo nakakita ng mga bilog, mga ano, pero mayroon talaga na bato umo na hindi bilog. Hindi lahat bilog na bato umo. Ayan, ito din naman ang maganda. Mabisa din ito na gamit sa kabal. At ito'y may bisa. Pag kayo merong tangan nito, ibabad nyo lang ito sa tubig. Pwede mo siyang ipaligo, pwede mo siyang inumin. Ito pang taboy ng mga negatibong enerhiya sa inyong katawan at malas. Kasi pag hindi kayo nakapaligo ng mga mutya, itry nyo po. Kasi bigla pong gagaan yung pakiramdam nyo dahil po may mga tumataboy sa mga negatibong enerhiya sa katawan nyo. Ito din, maliit lang. At saka ito yung kidlat. Ayan. Depende sa inyo kung anong nakikita nyo dito, pero ito yung kidlat. Ito'y magnetic din ito. Ito'y napakaganda. Umiinit po ito pag hinahawakan nyo. At tumitibok din yung pulso. At maramdaman nyo yung puwersa. Maramdaman nyo po yan na meron po kayong karamdaman. Ito'y umiinit. Talagang napakabisa po ito. At saka ito, nawawala yung ano natin, ilaw. Dahil po yan, ayaw niya na ilawan siya. Ayan na lang natin. Ayan. Ito din yung ano natin, ang tawag dito, ang grapa para sa iwas diskrasya sa kung kayo ay mangalap sa Simana Santa o Holy Friday o Holy Thursday. Ito po ang dadalhin nyo. Ito ay napakabisang pangontra sa masamang elemento, masamang espiritu o aswang man o barang man. Ito napakaganda. Simpleng gamit lang po ito, pero napakatibay po ito na gamit. Ayan, pangkalikasan. Di natin na open, tingnan natin yung ano. Ayan, napakaganda po ito. Yung gamit, ito ay bumubula pag meron po talaga na umaaligid. Ayan po, meron po siyang binsulpagi, meron po siyang dignum, dami po siyang sangkap. Umiinit talaga ito pag mahawakan nyo. Ayan mga kabertudis, maraming salamat sa pagsubaybay. Sa gusto mag abil ng ating grapa, ay ipasa ko na to sa inyo. Kung gusto nyo talaga, i-message nyo ako sa aking messenger. Ayan, ito yung malilibre nyo, yung gamit na yan. Ayan, malilibre nyo po, may mga gamit po yan. Kahit kayo po naniniwala, yan po ay tumatalab. Ayan, at saka ito nga pala, yung trispiko natin, trispiko na may ano po yan, may muka. Ayan, nakatago lang po yan yung mga mata niya. Ito ay napakabisang gamit, yung trispiko na ito, bato na trispiko. Ayan, na maraming salamat sa inyo. Ito nga pala yung balat ng kahoy na pula. Ito po ay bato na. Ayan po, balat ng kahoy nagiging bato. Napakaganda. Ayan mga kabertudes, maraming salamat. Sana patuloy sa pagsubaybay nyo sa aking channel. At ingat kayo lagi. At
ingat po kayo sa matinding init na ito ngayon. At maraming salamat. Paalam and God bless inyong lahat.